Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang maganda at mabiyayang umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay inaanyayahang manambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Tularan natin yaong mga alagad na nagkakatipon kasama ang mahal na Birhen upang antayin ang pagdating ng Espiritu Santo. Pagkat ngayon po ay Vesperas ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ikasyam na araw ng ating pagnonobena sa karangalan ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Mahalaga po yung mayroong kitang disposisyon. Attentiveness and waiting for the coming of the Holy Spirit. Pagkat ipagdiriwang po natin ang Pentecostes, ang 50th araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Sana naman mayroong kitang natutunan sa ating pagsunod sa Panginoon bilang mabubuting mga Kristiyano. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging yung po mga pook na naapektuhan ng bagyo. Tayo rito ay kampante bagkat sumisikat ang araw. Tinatamasa natin ang pamumuhay at yung mga samot dalangin natin kay Santo Padre Pio ay idulog natin sa Diyos. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating siyasatin, kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo ako kami.
kami. Kristo, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisaloob namin at maisakatuparan sa pagtataguyod mo. At ama naming makapangyarihan, inakay mo sa kabatiran tungkol sa mabuting balita ang mga tao sa Inglaterra na tinuruan ng ubispong si San Agustin. Ang pagpupunyaging ginanap niya ay umunlad nawa at pakinabangan ng iyong simbahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at sinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng taningkalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong naninirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinagap niya ang lahat na nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati." Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon, pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ng mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay sila sa kanyang sumunod. Poon ng mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu Jesus, lugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristo.
Kristong guro. Alleluia. 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 Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa sa Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang umaga sa lahat. Magandang umaga din po, Father. Sabi ko ay magkamerong tayo ng disposisyon na katulad ng mga alagad ng ating Panginoon na nagkakatipon doon sa pinagdausan ng huling hapunan. Yung pong inatawag nating Cenacle. Mahalaga po na kita ay merong gayong kamalayan at disposisyon pagkat vesperas po ngayon ng Solemnity of Pentecost. Dakilang kapistahan ng Pentecostes na ipagdiriwang natin simula mamayang takipsilim at hanggang buong maghapon bukas. Ito po ang 50th araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. At ito po'y pagdiriwang hindi po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ng mahal na birhen o ng mga santo, pagkat ang Pentecostes ay pagdiriwang ninyo, pagdiriwang ko at ng bawat isa sa atin bilang simbahan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Pentecost is the only feast that we could say that is truly ours. Pagkat ito po ay pagdiriwang ng ating puri at dangal bilang mga inangking anak ng Diyos. Si Kristo ang ulo
ang bawat isa sa atin ang katauang mistiko ni Kristo. Birthday ng simbahan ang 50th araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya naman, katulad ni San Pablo doon sa unang pagbasa, siya po ay under house arrest sa Roma. Pagkat siya po ay pinayagang makapanirahan doon, umupa pa siya ng pamamahay para habang inaantay yung kanyang trial, ay buong sigasig po niyang ipinapahayag ang katotohanan na si Kristo'y nagpakasakit, namatay at muling nabuhay. At binibigyan tayo ng bagong buhay. Sabi natin noong Kwaresma, magbagong buhay ka at sa mabuting balita'y sumampalataya. Totoo po ba itong naging karanasan natin na kita ay nagsisisi sa mga kasalanan, nagbabagong buhay? Ang balangkas at sistema ng ating pamumuhay ay dapat nagpapanibago. Hindi tayo nabubuhay sa lumang pamumuhay na addicted or dayukdok sa kasalanan. Dapat ang magiging katangi ang pagkakakilanlan sa atin ay pamumuhay sa katotohanan. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Worshiping God in Spirit and in Truth. Kaya yung Espiritong banal ang dapat na pumupuspos, sumasanib, nagbibigay sa atin ng entusyasmo o sigasig, kalakasang dulot ni Kristong muling nabuhay. At tayo, sa kanyang patnubay ng kaliwanagan, pagkat tayo po ay hindi dapat nalulukuban ng dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Ang lahat ng mga sanhi ng kamatayan, tinatakwil natin. Pagkat yun ang kapangakuan natin sa binyag. Itinatakwil mo ba ang kasalanan? Itinatakwil mo ba si Satanas? Ang gawain ni Satanas, ang pang-aakit at panunukso ni Satanas, yan ba ay totoong ating karanasan at preba na tayo'y nagbagong buhay? Inatanong kung ano ang magiging kapalaran nung alagad ng ating Panginoon. Ibinigay sa ating ehemplo si Pedro, presider of charity, bilang punong lingkod ng simbahan na siyang ginagampanan po ngayon ng Santo Papa. Then binanggit doon yung minamahal na alagad ng Panginoon. Wala pong pangalang ibinigay. Marahil po ikaw yon, ako o bawat isa sa atin, minamahal na alagad ng Panginoon. Ito ba ay ating kalooban sa ating pagsunod sa Panginoon? Kaya yung pong pagiging disipulo ni Kristo, literally pupils, ibig sabihin learning the ways and life of our Lord Jesus Christ. Yun po ang dapat na pagkakakilanlan sa ating identity as a true Christian. Napakarami pong mga sekta ng relihiyon ngayon. Durong dami na mga persuasions.
mga animad versions, pero alin doon ang totoo? Yung bang iniaangkop mo sa iyong pagkatao ay totoo? Napakarami po nating mga pinag-aaralan, napakarami nating naririnig ng hahalina. Inaakit tayo, we are being enticed, pero are we resolved na marunong tayong kumilatis? Alamin, ano ang tama, ano ang mali? Ano ang totoo, ano ang kasinungalingan? Ito po ang matinding hamon sa ating economic landscape, sa ating political landscape, sa ating kultura, the way we give meaning to our life, yun po ang culture. Sa ating societal life, sabi natin, walang taong nabubuhay at walang taong namamatay para sa sarili lamang. Kumbinsido ka ba yun? Na ikay may pananagutan. We are responsible for each others. Pagkat kung tunay kang nagmamahal, tutularan mo ang mapanligtas na pagmamahal ng Diyos. Yan po ang hamon sa atin. Kaya nagnonobena tayo sa Espiritu Santo. Pinagninilaya natin yung binabanggit sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. The fruits of the Holy Spirit, and as we acquire the manner, the mode, the kind of existence na Spirit-impelled. Pagkat ang buhay po bilang simbahan ay pamumuhay sa patnubay ng Espiritong banal. Ang bugso, ang punyagi, ang ating mga pagkilos, inuugali at inaasal ay dapat ayon sa banal na Espiritu. Pagkat ang Diyos ay banal, nung kita'y binyagan, pumapasok tayo sa buhay at kabanalan ng Diyos. Yung po ay karanasan natin marapat bilang mga binyagan. Kaya makapamuhay sana tayo bilang tunay na Kristiyano sa isip, sa ating sinasalita, sa ating inuugali, pinaggagawa at pinagkakaabalahan araw-araw. We need to acquire focus. Kaya nga sabi ng ating Panginoon kay Pedro ay para bagang inasabi niyang mind your own business. I-focus mo yung iyong kalooban kung ano ang pagkakatawag sa iyo. Iba-iba po ang ating mga katatayuan sa buhay. Iba-iba ang ating profesyon. Iba-iba ang ating sektor na kinabibilangan. May magsasaka, may mangingisda, may manggagawa, may professional, may nag-aaral. Mayroong nagtatrabaho sa hospital. Mayroong nasa larangan ng ministering to people in need. Lalo na po yung mga naaapektuhan ng bagyo, ng kalamidad. Naglalaba ka, nagluluto ka. You are men and women in uniform. Naroon ka sa gobyerno. Pamumuno na dapat ay matapat, hindi pangungurakot. Alam natin ang corruption of sin and death. Kaya dapat ang ating pag-iisip, ang ating sikdo ng ating niluloob ay dapat hindi cravings for wealth, power, and prestige that corrupts. Kaya bagong pag-iisip, yan nga i-matter of overhauling our old and sinful ways to a new ways of
to acquire the kind of living that befits to what is good, what is noble, and what is beautiful, and much more, what will make you holy. Yan po ang hamon sa atin. Makapamuhay tayo bilang mabubuting tao. Ang paksa natin sa araw na ito'y goodness. Pagpapakabuti, hindi pagpapakasama. Kaya it is a matter of scrutinizing, analyzing who we are before God. Kaya naman para sa atin, what is proper in our state of life ay ating gampanan. Binanggit po ito sa Lumen Gentium number 40 and number 42. The church, Lumen Gentium, yung binanggit sa Second Vatican Council documents kung ano ang pagiging simbahan. Whatever state of life we are called to holiness. The universal call to holiness. Ang angkop na kabanalan ayon sa ating katatayuan sa buhay ay ating pagpunyagi ang mapangyari. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at alag na ito. Sumasambat ng mamahon sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa magitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga
pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, usana sa kaitaasan. Hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, at maging yung pong mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang Ministry on Family and Life, mga nasa Advocacy for Social Justice and Peace, mga nasa advocacy for care, stewardship of life, and all of God's creation, as well as environmental concern.
maging yung pong mga men and women in uniform, mga nasa bilangguan, maging ang mga volunteers in prison service, at yung pong mga nasa academe, yung pong mga nag-a-accomplish na mga academic requirements. Lalo na ngayong nagpapahimakas ang school year, mga nagsasagawa ng dissertation, thesis, term papers, at maging yung pong mga mayroong academic examinations. At yung pong mga nagpi-prepare, nagre-review to take up board exams pertinent to the professions they wish to be. Ang mga nasa sektor ng pagsasaka, pangingisda, at yung mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, ang mga manggagawa, maging yung pong mga naghahakot ng basura, naglilinis ng ating kapaligiran, mga nasa public, government service, maging yung mga nasa pampribadong kampaning gawain, at yung pong mga samo at dalangin nating idinudulog kay Santo Padre Pio, at yung mga hindi makapunta rito dahilan sa kanilang kalagayan, lalo na yung mga may sakit, mga nasa sitwasyon ng kahirapan, urban and rural poor, at maging yung pong mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Mayo, at yung mga ating mga panalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaon nating mga magulang, mga kapatid, mga taong naging bahagi ng ating buhay, si David Senior, si Felicidad, si Mary Ann, Edwin, Domingo, Florencia, Marcelino, Ana, Josecito, at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Kalungsod, San Agustin, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaran, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Saturday Easter blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Espiritu Santong bigay sa aking magpaparangal, totoo'y aking aral. Ibabalita sa tanan, alleluya, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Oh,
Jesus Dominus, Beatus qui espera, qui esperat in eo. Come tell me, all you that labor, that you that labor and are burdened, and I will give you. Beatus qui esperat, qui esperat in eo. How will bless the Lord at all times, His praise shall be a dwelling in my mind. Vobiscis Dominus, Beatus qui esperat, qui esperat in eo. All you that labor, that you that labor and burn them, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Is not it be vobiscis Dominus, Beatus qui esperat, qui esperat in eo. I will bless the Lord at the long time, shall be a dwelling in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Gustate it binidete coniam subabises Dominus, Beatus qui esperat, qui esperat in eo.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na pagsasalo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran sa pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kasgipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay, sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasalat, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mahigpit po tayong pinag-iingat sa mga lumalabas na fake Facebook accounts na nagpo-post ng mga official video testimonies. Hindi po iyan galing sa pambansang Dambana at kahit kailan ay hindi maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay ang simbahan. Tayo pong lahat ay pinag-iingat. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ng mga tama at angkop na kasuotan tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, mga kapiyo, ang osterya ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam na umaga at susundan ng liturhiya ng pagpapagaling. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa may Chapel of Reconciliation. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ama banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pagkikisa sa kamatay at muling pagkabuhay ni Kristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po ay humihiling ng inyong pagmamahal, panalangin at tulong para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda, lalo na yung mga may karamdaman naming pari. Maraming salamat po sa inyong panalangin, pagmamahal at donasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos Ama sa pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng Kanyang Anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo. Katulad ng pagpakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y muling nabuhay, ipagkaloob nawa siya'y magpakita sa inyo na may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. At kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanyang kamay sa Diyos Ama,
Makadama nawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo, muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Sa Diyos. Thank you and happy good day to everyone. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Muli, sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.